po sa ating lahat. Sa lahat po ng mayroong member ng BTC, kailangan na po natin itong gawin. Kasi bukas is withdrawal day na naman, Monday na naman po. Since nagbago po ang ating system ng ating BDC dashboard, kailangan po natin itong i-update. Kailangan ngayon pa lang Sunday, i-update na po natin para Monday ay naka-ready na po tayo sa ating withdrawal. Ang bagong system po natin ay may pagkonting pagbabago, pero ang una po nating gagawin, ito lang muna yung aking ituturo para magawa nyo na po. Ito pong unang ituturo ko ay ito po yung una nyong gagawin upang naka-ready na po kayo bukas. Kasi ngayon is Sunday, every Monday pa rin po ang withdrawal natin. Pero kailangan meron tayong i-update para dito sa dashboard para maging successful po ang inyong withdrawal by Monday at darating siya by Friday sa ating BDC dashboard. Umpisahan na po natin. By the way, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ako po si Kuya Ninyo ng N. Cortez TV. O, start na po natin ang ating tutorial now. Yan, naka-open na po yung ating dashboard. Yan, magla-login na po tayo. Yan, napansin nyo po na mayroon na po akong laban na available bonus na 1.5. Naka-ready na po yan by Monday. Every Monday po ang ating withdrawal. Ano ba yung sinasabi ko po kaninang unang dapat ayusin? Kahit ito lang muna yung dapat mong ayusin para naka-ready ka na by Monday. Una, ang una mong aayusin, kasi bago pong ating system, punta po tayo dito sa tatlo dito guhit sa taas. Yan. Tapos, punta po tayo doon sa commission. Commission. Tapos, punta po tayo dito sa my account. May account po tayo, ha? Tapos, punta po tayo dito sa profile. Yan. Yan na po yung personal info ko. May babaguhin lang po tayo ditong isa lang po yung babaguhin natin. Yan. Yan po yung payout info. Kung napapansin nyo po, ipapakita ko po muna sa inyo yung original nitong withdrawal bago nating baguhin. O balik muna tayo dito sa tatlong guhit. Bago natin pindutin yan, titignan muna natin yung original, ha. Balik muna tayo dito sa tatlong guhit sa taas. Commission. Withdrawal. O, check natin, ha. Ito po yung original. Hindi pa ito nababago, ha. Ayan, o. By Monday. Monday na bukas, di ba? O, di may laman itong 1.5. Ang original, ito po yung original. Babaguhin pa lang natin. Ano ba yung difference nung luma at saka yung bago dito sa withdrawal? Yung, syempre, itong enter amount, wala talagang laman yan. Tapos dito sa digital transfer, yan na po yung laman talaga niyan. Itong pansinin niyo po itong payout type, BDC wallet. Pansinin niyo, ha, BDC wallet. Ayan, yan po yung original, ha, babaguhin po natin. Tapos yung account details, yan pa rin naman po yung wallet address mo. Ayan, i-double check niyo, ha, i-double wallet address niyo, ha, baga na bago niyo, baka ibang wallet address ang nakasave, ha. Ayan. O, yan po yung original, ha. Pansinin nyo po, ha. Yung payout type, ha. BDC wallet. Dapat yan, pag binago natin, magiging BDC wallet address na. O, yun. Balik na po tayo doon. Dito ulit sa taas, yung tatlong guhit na yon. Tapos, my account. Tapos, profile. Tapos, dito na po. Personal info po yung makikita nyo. Slide nyo lang po papuntang taas. Pa-slide pa taas. Ito. Dito po kayo mag-focus sa payout option. Yan. Yan. Pag-click nyo po yung payout option, i-click nyo lang po yung BDC
wallet address. Di ba napansin nyo po kanina, ang nakasave lang po doon sa withdrawal natin is BDC wallet. Ito naman, papalitan natin ng BDC wallet address. Ayan, ikiklik lang na po, ilagyan na po, ilipat natin dito yung bilog. Ito. Ayan, BDC wallet. Ayan, BDC wallet. Ayan. O, pansinin nyo ha, napalitan na natin BDC wallet address. Kailangan na natin i-click itong save profile. Ayan ha. Cellphone naman itong gamit ko. Kaya madali nyo lang pong masundan. Kasi usually cellphone po yung ginagamit. Sa laptop, ganun din lang naman po. Di ito, pag-click nyo yung save profile, makikita nyo na yung profile update successfully. Okay nyo lang po. O yan. Pupunta na po tayo doon sa titignan natin. Kunyari, Monday na po. Di ba, Sunday ngayon. Naka-ready ka na. Yan lang po yung gagawin mo muna. O, gawin mo muna yan. Napaka-importante po yan. O, tignan na natin. Kunyari, na-update natin. Yung dapat i-update, yun lang po yung kailangan i-update ngayon. Tapos, punta ka dito sa, ulit sa taas, yung tatlong guhit na yon. Punta ka na sa commission, i-double check na natin kung na-update pa natin. Punta ulit sa withdrawal. Pero wag nyo muna i-withdraw ha. Monday pa po i-withdraw. Inaayos lang natin para naka-ready na kayo by Monday. Baka malimutan nyo kasi by Monday. Ito po kasi yung pagbabago sa ating BDC dashboard. Ayon po dun sa ating technical trainer na inattendan ko noong nakarang araw, ito muna yung priority nating dapat baguhin. O, yan. Ito po. Nakikita nyo na po. Punta na po tayo dito sa type. Ayun pa rin po ang lumalabas, digital transfer. Pero ang nabago po, pansinin nyo po, yung payout type. O, yan o. May dagdag BDC wallet address. O, yan na po. O, yan. Ibig sabihin, naka-ready ka na by Monday. O, yan muna ang pwede nating baguhin. O, yan ang babaguhin natin. O, bigyan ko na rin kayo ng konting update dito sa ating dashboard. O, punta tayo sa pinaka-tatlong guhit ulit sa taas. Ano po ang nabago sa ating dashboard? Yung dashboard natin ay... ang nabago po ay wala na po tayong left and right. Iisa na lang po kasi tinanggal na po yung binary natin. Ha? O yan, iisa na lang po ang link mo. Main link mo yan. O yan. Yan po yung account ko na isa na core po namin. Yan po. Tapos dito sa baba, makikita mo na yung mga indirect referral, staking return, total commission. Yan na po yung pinaka main dashboard po. O, tapos punta naman tayo dito sa sales network. Ano na ba ang nabago? O, wala na po yung genealogy. O, yun, wala na po. Wala na po yun. O, ito na lang po ang natira, yung Unilevel. Diyan po mo makikita yung mga downlines mo. O, kung may down, magkakaroon ka ng downlines. Yan po. Yan po ha. Tapos, sa commission, nandito pa rin po yung commission history. Oh, nandiyan pa rin po. Oh, nandiyan naman po siya. Makikita mo pa rin kung ilan na yung na-receive mong commission. Tapos yung staking, pansinin po natin, tingnan po natin. 12 months na po. Kunyari na-expired ka na nag-mature ka na ng 3 months, nagkaroon ka ulit ng bagong dashboard, yung old unang-unang dashboard mo. Wala na po yung staking, yung pinaka-latest na dashboard mo po na ginawa mo. Yan na po. Makipapansin nyo po, date registered, July 2. O yan, kasi ko yun eh. Yan, July 2 po kasi ito na registered. Yan, yung type, 12 months siya. O, 12 months. O, 12 months na po. Ha? O yan, 20 days gain. O yan, tapos BDC gain. O yan po, may basahin nyo na lang po, period 1. O yan, yan po yung pagbabago ng ating BDC dashboard. Yan. Pansinin nyo po, may nadagdag po dito. Nandito po tayo sa staking ha. Ito pong add new, dito po tayo mag-a-add ng bago nating pay-in. O, kiklik nyo po lang po yung add new.
O, yan po ang kwa. Magagaling po yung activation code niyan. Itanong niyo po sa leader niyo kung wala po kayong direct contact sa ating admin. Ayan. Yan pa rin po. O, yan po. Napakadali na siya. Pag ibinigay na po ng leader niyo or yung si admin, ang activation code, pwede mo na po siya agad ditong i-encode. Magkakaroon ka na agad ng additional dashboard. Yan po. Yan. Ayan, tinuro ko lang po sa inyo yung mga pagbabago. Yan po yung dapat yung matutunan. Importante, yung withdrawal, last na po ito, yung withdrawal, i-check nyo na po. Pag na-update nyo na po doon sa pinapagawa ko kanina, i-check nyo na po dito para naka-ready kay Monday. Yan po ang kailangan. Ang laman na po ng withdrawal nyo is BDC wallet address. Kasi ang original po na laman yan, BDC wallet lang. Kaya i-update nyo. Update nyo po. Update nyo po dito ha. Dito po yon, ulitin ko bago po matapos ang ating video. Dito sa My Account, Profile. Profile. Ayan. Tapos, dito lang binabago yan sa Payout Option. Si-select mo lang yung BDC Wallet Address. Yan, nakacheck na kasi na-check. Na-select na natin kanina eh. Ayan. O, hindi na natin isi-save. Tapos na tayo kanina. Ayan. Salamat po sa inyong panunood. Pakigawa na po ito, importante po to para naka-ready na po tayo sa Monday. Maraming salamat po.